Kumusta po mga kaibigan at mga kapatid sa Panginoon sa mga sandaling ito? Ako po ay nagpapasalamat sa inyong panunood ngayon. Maraming salamat din po sa pagsusubscribe at sa inyong pagsishare sa video na ito. Sa mga sandaling ito, ang tatalakayin po natin ay doon po natin makikita sa Lumang Tipan sa aklat ni Josue, Kabanatang 1, Talatang 8, na sinasabi po dito, huwag mong kaligtaan na basahin ang aklat ng kasulatan, ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon at sa ganoong kaparaanan magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita, papalain po ito ng Panginoon. Mga kapatid at mga minamahal sa Panginoon, bawat isa sa atin ay meron po tayong mithiin sa buhay na tayo po ay magtatagumpay. Amen. Walang sinumang tao sa mundong ito na wala po siyang pananabiko, wala po siyang pananabiko, mithiin sa kanyang puso na siya ay magtatagumpay. Amen. At iyan po ang ginagawa ng ating Panginoon kung bakit siya ay pumarito sa mundong ito. Hindi lang tayo iligtas mula sa kasalanan, hindi lang tayo ay palalayain mula sa kamay ng diablo, kundi siya rin po ay pumarito sa mundong ito para tayo ay bibigyan niya ng tagumpay. At ito po ay pinapatunayan ng Apostol Pablo sa kanyang aklat sa pangalawang Korento, kabanatang 2, talatang 14, na sinasabi po doon sa salita ng Diyos, salamat sa Diyos na tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Balikan po natin ang ating tinatalakay na talata, mga minamahal mga kapatid. Nasabi po doon, huwag niyong kaligtaang basahin. Amen. So, pag sinasabing basahin, nangangailangan, meron pong busis na lumalabas. Amen. Na hindi lang kayo nagbabasa sa yung mga mata na naging tahimik ka, kundi dahil kinakailangan makakarinig din po yung sarili mong katawan. Alalahanin po natin na kung ang Diyos po natin ay tatlong persona, Trinity, Ama, Anak at Banal na Espiritu, ganun din po tayong tao. Trinity din po tayo. Meron po tayong katawan, meron po tayong kaluluwa, at meron po tayong espiritu. So, nung sinasabi na, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat ng kasuguan. So, ito po'y nagpapatutuo at sinasabi po dito na kailangan basahin po ito ng malakas na makakarinig po itong katawan po natin. At sinasabi din na ito po'y bulay-bulayin natin. Araw at gabi, bulay-bulayin sa ating kaisipan upang sa ganong nakaparaanan matupad po natin ang lahat na nakasaad doon. Na ito po'y nagsasabi na upang magawa po natin, malakaran at maipamuhay po natin anumang binabasa at narinig po natin. Amen. At sinasabi po doon, habang ipagpatuloy po natin, at sa ganoong kaparaanan, magiging matagumpay, magiging masagana ang iyong pamumuhay. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos na ating binabasa ngayon. Amen? Purihin po ang ating Diyos. So, ito lang ang tanging kaparaanan mga minamahal, na tayo po ay magtatagumpay at magkaroon ng kasaganaan ng buhay. Na ang pagsasalita ay napakalaga. Ang pagbibigkas po natin, mga salita alinsunod sa salita ng Diyos. Dahil alam mo mga minamahal na ang mga salita, yan po ang nagdadala sa atin ng direksyon sa ating patutunguhan. Ang ating pagsasalita. So kinakailangan na magsasalita po, yan po tayo ng tama. Amen. At sinasabi din po ng aklat ng Epeso, kabanatang 4, talatang 29, na sinasabi po doon ng Apostol Pablo na kinakailangan na walang mga masasamang salita ang lalabas sa ating labi. Amen? Ang sinasabi po doon na dapat ang lalabas sa mga labi po natin ay magagandang salita na siya'y nagbibigay ng nagbibigay siya ng lakas, nagbibigay siya ng pagpapala unang-una sa sarili mo at sa mga tao na nakakarinig sa iyo. Amen.
purihin ang ating Diyos na buhay. Yun po mga minamahal, napakahalaga ang ating pagsasalita. Ang pagbibigkas po natin sa salita ng Diyos. So bilang mga anak ng Diyos, ito pong ating tungkulin. Magbasa, bulay-bulayin ang salita ng Diyos, ilagay sa puso po natin at bibigkasin po natin. Lalong-lalo na sa bawat mga sitwasyon ng buhay na kinakarap po natin. Sa bawat pagsubok na, na darating sa mga buhay po natin, kinakailangan na haharapin po natin ang mga pagsubok na ito. Na magsasabi po tayo, magsasalita po tayo sa salita ng Diyos na punong-puno ng kapangyarihan, sa salita ng Diyos na punong-puno ng pananampalataya. Iyan lang po ang susi na magtatagumpay po tayo. Alinsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Mga minamahal, mga kapatid, hindi kayo makapag-expect, hindi kayo makapag-expectar na magkaroon kayo ng nag-umapo na biyaya at pagpapala kung ang sinasabi sa labi mo ay kawalan, kahirapan. Ganun din, hindi kayo magkakaroon ng malakas at malusog na pangangatawan o kagalingan pag ang lumalabas sa labi mo ay sakit at karamdaman. Yan po mga minamahal. Kaya tama po ang sinasabi ng Apostol Pablo sa Aklat ng Epeso, Kabanatang 4 na kinakailangan walang mga masasamang salita na lalabas sa labi po natin. Dapat ang lalabas sa mga labi po natin ay magagandang salita na nagbibigay lakas, na nagbibigay pagpapala sa ating mga sarili mismo at sa mga tao na nakakarinig. Amen. At pinagtibay din po yon sa isang apostol, sa buhay ni Apostol Santiago, sa kanyang aklat, sa Kabanatang 3, Talatang 4, na sinasabi po ng Apostol Santiago, kagaya ng isang malaking barko, na itinulak siya ng malakas na alon, malaking alon at malakas na hangin, itinulak siya. Subalit, ito po'y maibabaling sa isang napakaliit na timon. Amen? Napakaliit na timon na ito po'y naibabaling kung saan man ang ibig ng isang kapitan. So yan po mga minamahal. Ganun din sa mga buhay po natin. Hindi lang ang sarili po natin. Hindi lang ang buhay ng iba. Pati na ang kinabukasan po natin. Magdudulot po ng kapahamakan kung anumang sinasabi po natin. So bilang mga anak ng Diyos, maging buhay po natin, maging ugali po natin na habang tayo po'y nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, ilagay po natin sa puso po natin, bulay-bulayin po natin, at sa bawat sitwasyon na darating sa ating mga buhay, hindi po tayo nabubuhay sa ating nakikita at narinig at sa ating pakiramdam. Ang sasabihin po natin ay mga salita ng Diyos. Salita ng Diyos na punong-puno ng kapangyarihan. Salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Dahil ang sinasabi ko sa unahan na ang salita ang siyang nagbibigay, naghahanda sa atin, na nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Nagbibigay ng direksyon sa ating pupuntahan, sa ating patutunguhan. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. So yun po mga minamahal, mga kapatid. Paano po natin maranasan ang katagumpayan sa sarili po natin at sa maraming buhay? Amen. Napakasimple lang mga minamahal, mga kapatid. Una, basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa pagbabasa po natin na kinakailangan, nakakarinig po ang sarili po natin na katawan. Pangalawa, bulay-bulayin po natin ito. Bulay-bulayin ito araw at gabi. Sa kadahilanan na magawa po natin, matupad po natin anumang mga sinasabi po doon, malakaran, maipamumuhay po natin. Sabi po ng Apostol Santiago na ang salita ng Diyos ay kinakailangang ipamumuhay. Dahil sa pamumuhay na yan ang salita ng Diyos, yan po ang nagdadala sa atin ng katagumpayan. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. At pangatlo, magsasalita po tayo ng tama. Amen. Turuan po natin ang ating mga labi na magsasalita po tayo ng tama. Alinsunod sa sinasabi ng salita ng Diyos na narinig, nabasa po natin at nailagay po natin sa mga puso po natin. Amen.
Dahil yan lang po ang tanging susi na makamit po natin sa ang tagumpay at kasaganaan ng ating buhay. Alinsunod sa talata na binabasa po natin. Amen. Yan po ang mga salita ng Diyos. Tayo po'y mananalangin. O Amang Banal, maraming salamat sa napakaiksing pagkikinig po namin ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, na kami po'y muling tinuruan mo, na bigyan po namin halaga, Ama, ang iyong mga salita, na ito'y basahin po namin. Basahin namin na makakarinig ang sarili po namin katawan. At ito'y bulay-bulayin po namin. At sa pagdating ng mga panahon, nahaharap po kami ng kaiba't ibang sitwasyon ng buhay, pagsubok ng buhay, na ang mga salita na narinig, binubulay-bulay at inilagay po namin sa puso namin, ang siyang lalabas sa bawat labi po namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin. At sa bawat isang nakakarinig ngayon, pagpalain mo ang bawat buhay. Pagpalain mo ang bawat pamilya. Pagpalain mo ang bawat kabuhayan. At higit sa lahat, pagpalain mo ang kanilang mga espiritual na buhay. Ama, lahat ng itong mga kaluluwang ito, pinagkakatiwala ko sa iyong makapangyarihang kamay. Sa tanging pangalan mo lang, Panginoong Hesus, at sa pagkilos paggalaw ng banal na Espiritu Santo sa Diyos. Amen at amen. Purihin ang Diyos, mga minamahal at mga kapatid, sa sandaling ito. Maraming salamat. At huwag niyong kaligtaan, huwag niyong kalimutan ito ibahagi sa iba. Amen. At ganun din, kung kayo bago pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutan na isubscribe at ipindot din po ang notification bell para kayo rin po ay maging updated sa mga susunod po nating mga video. Maraming salamat sa inyong pakikinig at ito po ang aking dalangin, pagpapalain kayo ng Diyos palagi. Amen and amen.